kabraso na ito na naman po si Tatang Joe upang magpaabot naman ng ibang mga paraan, pumapakita ng mga ibang paraan na ating matutunan dito sa aking ipapakita sa, sa inyo kung kayo ay nagtayo ng isang tahanan o gusto ninyo na landscape o mga simpleng landscape ng inyong tahanan, eh ipapakita ko sa inyo kapag ang inyong tahanan ay mayroong mga box doon sa medyo harap ng inyong bahay o kaya doon mismo sa harap ng bahay may mga box doon sa gilid ng inyong tahanan, ituturo ko sa inyo yung simpleng landscape na matutunan ninyo kahit kayo lang ang nagtanim sa inyong tahanan, eh malaman ninyo kung ano yung mga halaman, ano yung gano'ng kadaming ilalandscape natin o gano'ng kadaming halaman ilalagay natin doon. Makita ninyo sa aking ipapakita sa inyo ng mga paraan ng paglandscape sa mga tahanan o kaya yung mga gusto natin gawing, gusto tayo maglagay ng mga fountain sa ating tahanan para magandang tingnan. Yun, ipapakita ko sa inyo kung anong klase o anong bahay ninyo, ano, kayo na mismo ang pipili, ay ito ang gusto kong landscape dito sa tahanan natin. Yan. Magpapakita ako ng mga drawing, bagaman hindi kagandahan yung mga drawing na ginagawa namin, paumanhinan lang, ang mahalaga doon ay makita tayo at makakuha tayo ng guide kung paano na tayo maglandscape doon sa ating tahanan mismo. Kasi dati, naglalandscape ako ng mga tahanan. At ngayon, medyo pahinga ngayon. Kaya ipapakita ko sa inyo, mga kabraso. At bago yun, pakisubscribe muna, mga kabraso, kay Tatang Joe TV. At marami kayong matutunan sa kay Tatang Joe. At ito, ang aking ipakita sa inyo na paraan ng mga paglandscape. Yun, pakita ko sa inyo, mga kabraso. At ito ay kapag ang bahay mo ay may box dyan sa gilid mo o kaya sa harap ng bahay na maliit lang na box doon, pwede mong i-landscape, landscapean ng ganito ka mga halaman, gato lang. O kaya kung gusto mong ganong karami na halaman, yun yung tip ko sa inyo, tuturo ko sa inyo yung mga paraan ng landscape na mga halaman sa inyong gilid kapag may box. Nakita mo? Yan, ganyan lang, mga kabraso. Yan. At kapag iba naman, pakita ko sa inyo yung ibang paraan. Ito naman yung picture na iyon. Ito, kapag simple lang na landscape sa inyong gilid ng tahanan o mismong gilid na bandang loob ng bakod, eh pwede mong landscapean lang ito kapag mayroon kang mga box na ginagawa na simpleng landscape lang na pwede mong landscapean lang ganito kasimple lang na landscape, di ba? O di maganda, simple lang siya, hindi masyadong maraming halaman, hindi maraming klase ng halaman. Pwedeng Eugenia orange o kaya pwedeng red o kaya lagyan mo ng miyagos na kaunti. Yan, yung mga landscape na simplihan lang na landscape. Yan. Ito naman, mga kabraso, kapag gusto mo ng bungga-bunggang kaunti doon sa labas ng iyong tahanan na landscape sa inyong labas ng tahanan, ito, pwede ito, ha? Kita mo? Pwede mo lagyan ng mga iba pang design, no? Yan. Sari-sari, mayroong box, tapos pwede mo lagyan ng matataas ding mga halaman na lagyan natin. Tapos mayroong iba-ibang kulay na pula na mga halaman para pang ganda tingnan. Kasi kung puro birdi ang halaman na ilalagay mo doon, eh hindi magandang tingnan, masama sa mata. Pero kapag may pula, magandang tingnan, parang nakaka-attract tingnan yung inyong garden o landscape ninyo kapag may iba-ibang kulay.
Yan. Pwede i-landscape pa natin doon sa labas ng inyong tahanan ng gayong uri ng landscape. Yan. Kita mo. Maganda, di ba? Tapos yun. Sa mga gilid naman, yun, na mga gusto mong simplihan, yun yung mga landscape. Kaya ito yung ipicturean ko sa inyo. Pwede yung tape para kung gusto niyong mag-landscape ng inyong bahay na simplihan itong mga gaitong uri ng landscape. Kaya itinuturo ko sa inyo mga design na pwede niyong magamit doon sa inyong tahanan. Kapag may bahay kayong tinayo, gusto niyong i-landscape ng gaitong paraan lang, simple, pero napakaganda yan na paraan ng pagla-landscape. Yan. Tapos kapag ang inyong tahanan ay gusto ninyong maglagay ng fountain na yung natuloy-tuloy ang takbo ng tubig na parang hindi naubusan yung tubig, paikot-ikot lang, pwede kayo maglagay ng gato fountain sa inyong tahanan. Yan. Pili lang kayo yan sa ganyan. Di ba? Maganda rin yung may natakbong tubig yun, na naagos-agos na tubig doon sa inyong kapag maluag yung inyong paligid ng bahay sa looban ng bakod ninyo, eh maglagay kayo ng fountain tulad nito o alin mang gusto nyong klase fountain. Marami kang pagpipilian dito. Yan, meron pang iba yan, meron pa, pakita ko pa sa inyo yung iba. Yan, ito pwede rin ito na doon sa harap ng inyong, kaya doon sa mga paligid na yung tahanan, pwede kayong magawa ng fountain na tulad nito. Yan. Fountain niya. O kaya yung tubig, na talo ng tubig, maganda tingnan, di ba? Gusto mong na fountain lang na simplihan, yan, simplihan lang siya. Simple. Kaya maganda yun. May naabos ng tubig dyan. Yeah. Ito naman yung talagang may mga halaman na dun sa pinagpilit ng mga pagtalo ng tubig. Yeah. Maglagay. Pwede kayo maglagay ng ganito. Yeah. Isa pa, kung ang inyong gilid ng tahanan, mga kabraso, ay mayroong gilid ng bakod sa looban ng loob, eh pwede yung landscape ng ganito. Ang pangalan nito ay Buddha Bamboo. Yan. Tapos sa pagitan niya, limbawa, 1 meter ang layo sa pagitan ng bawat bambo, pwede yung lagyan sila ng yellow iris. Yan. Yellow iris o kaya naman silom, kung ayaw ng yellow iris, pwede sa pagitan noon ay isang silom na ilalagay mo diyan sa pagitan. Napakagandang tingnan. 1 meter ang layo ng mga bambo, tapos 1 puno ng silom kung ayaw mo ng ganyang yellow iris. Pagkatapos, lalagyan ninyo ng gusto nyo white stone o kaya black stone. Kung ang black stone naman hindi madumihin, pero pagka po white, ay talagang ano yun, palagi yung lilinisan din yun, pero maganda tingnan pag white stone. Yan. Yun yung tip ko sa inyo mga kabraso na pwede nyong i-landscape doon sa looban ng inyong bakod sa gilid, na kapag paglabas mo paglabas sa bahay mo lang, kapag may bubog yung salamin mo, yung may bubog yung inyong tahanan salamin, makita mo agad yung gilid ninyong bakod. Nakita nyo, ay, kanda ng inyong nilalandscape doon. Mayroon kayong Buddha Bamboo at mayroon kayong yellow iris, o kaya naman ang ilalagay mo ay pwede rin yung silom. Ang silom parang yung gabi, pero babakita ko sa inyo ang silom mamaya. Pagsimplihan namang landscape na ayaw ninyo ng maraming halaman, padalang ba? Madalang lang na halaman. Eh, ganito lang paraan ng landscape. Kapag maliit lang yung tahanan mo, maliit yung space ng inyong looban,
Ganyan, simplihan lang yan, ganyan. Yan. Yan. Ito po yung silum na binanggit ko na pwedeng doon sa pagitan ng dalawang pagitan ng mga Buddha bamboo. Yan. Yung ganyan silum. Yun yung silum na binanggit ko. Oh, marami ditong mga halaman. Makita mo. Oh, mayroon itong parang yan. Parang gabi lang din yan. Pero alam po ninyo ay mahal yan. Yun ay mahal din yan. Ang tawag ng pangalan yan ay Milaluni. Pwede kayong maglagay dun sa mga box ng inyong tahanan. Bakit magkawa ka ng box, lagyan mo ng Milaluni. Yun yung mahal na parang gabi. Pero Milaluni ang pangalan yan. Pwede rin kayong maglagay ng katulad nito ng espada na ilalagay nyo sa kawa. Tapos may patungan siya. Eh, napakaganda niyan. Maganda tingnan sa inyong landscape na mayroong mga ganyang mga halaman. Yan. Pwede kayo mag-landscape din sa inyong tahanan ng ito, reed. Yan, yung gato. Yung mga reed din na gato para makita din na iba-ibang mga kulay, tsura ng inyong mga halaman sa inyong mga landscape. Yun, isa pa mga kabraso. Oh, pag ayaw mo ng Buddha bamboo na ilalandscape mo dun sa gilid ng iyong tahanan, eh ito na lang na mga bambong ito, Thailand bamboo. Yung hindi tumataas na bamboo. Kasi yung tumataas na bamboo, yung full bamboo, mataas yun. Napaka-taas niya. Pero ito siyang Thailand bamboo, simpleng ano lang siya. Hindi masyadong mataas. Yan. Ang pagitan lang nito, imbawa, pag ang pagitan ay 1 meter ang layo, pwede mo rin siyang lagyan ng iris. Yan, iris, yellow iris, katulad nito. At pwede mo rin yung pagitanan ng dinanggit kong silom kanina. Pinakita ko. Tapos, malagyan mo ng mga black stone o kaya white. Pagkatapos, maglagay ka ng grass. Yan, moda. Tapos lagyan mo siya ng ano, step para pagpunta mo doon sa iyong pole. Yan, pole yan. No? O, ay di may hindi ka madumihan ang paa mo. Yan. Dito may natalo na tubig yan. May nahulog na tubig, natakbutan. Yan, yung maganda tingnan. Yun yung aking tip mga kabraso sa inyo. Tinuro ko yung paraan ng pagla-landscape. O ma-idea kung gusto nyong ganong ori ng mga landscape. Kasi ako ay isang landscaper din ako dati. Yan. Kaya itinuro ko sa inyo kung ano yung paraan. Ano yung mga simple na landscape dun sa ating loob ng ating bakod. Okay. At yun mga kabraso. Maraming salamat sa inyong pagpapanood dun sa aking picture na pinapakita sa inyo o kaya video na pinapakita tungkol sa mga landscape na pwede nating makuhaan ng ideya kapag nagtayo nga kayo ng mga tahanan at gusto kayo na mag-landscape na kahit kayo-kayo lang ay pwede nyo mapagkuhaan ng ideya yon, yung aking pinakita ng mga paraan ng mga pagla-landscape. At maraming salamat sa mga bago, lahat ng mga nag-subscribe sa akin at lahat ng mga nakikita niyo dito at marami kayong matutunan pa kay Tatang Joe na maring pagkipag-subscribe sa kay Tatang Joe TV. At marami palang salamat dyan sa aking mga kakilala dyan sa si Louis Cabanilla dyan sa Calawag, Quezon. At gayon din si Boy Monsuela diyan sa Lopez, Quezon. At gayon din si Nori Trinidad diyan sa Alabat, Quezon. At maraming magandang araw, tanghali sa inyong lahat. At yun, magandang salamat sa inyong pagpanood doon sa aking pinakita ng mga picture.
tungkol sa paglandscape. At magandang tanghali sa inyong lahat.